Tila wala na talagang pakialam ang aktres na si Carla Abellana sa kanyang dating asawa na si Tom Rodriguez matapos na itong makapanayam ni Aubrey Carampel sa 24 oras nitong Biyernes. Para kay Carla Abellana ay wala na umano siyang dahilan pa para panghimasukan pa ang buhay ng aktor, lalo na ang buhay pag-ibig nito. Tulad ng mga sinasabi ni Carla sa mga nauna nitong interview, ay aware naman di umano siya na magkikita at magkikita sila ni Tom, lalo pat pareho lang naman sila ng network. Lalo na ngayon na nagbalik showbiz na ang aktor. Handang-handa na umano si Carla sa muling pagkikita nila ni Tom. Dagdag pa ng aktres kung sakali man umanong muli silang pagsamahin sa trabaho ay wala din umanong magiging problema ang network sa kanya. I don't see the need to comment or to be react. Parang it's not my concern anymore. I'm aware naman na nakabalik na siya. Kung dahil sa trabaho, prepared naman ako. Nasabi ko naman na yun na kung mag-cruise ang landas namin whether sa studio or what. Guesting kung ano man yan, prepared naman ako for that. Just be myself, let him be. Matatandaan taon 2022 nang tinuldukan ni Carla Abellana ang kanyang pananahimik hinggil sa kanilang hiwalayan ni Tom Rodriguez. Ayon noon kay Carla, ay hirap na hirap siyang pigilan ang kanyang nararamdaman para lang wala siyang masamang masabi. I was disrespected, I was betrayed, I was lied to. Parte lamang ito ng naging maanghang na sagot ni Carla sa hiwalayan nila ni Tom. Ngunit ang talagang ikinagalit umano ni Carla sa nangyari sa kanila ay nadamay pa ni Tom ang kanyang pamilya sa mga kasinungalingan ginawa ng aktor. Pagigit pa ng aktres ay ginawa umano niya ang lahat upang maging mabuting asawa siya sa aktor. Pitong taon daw siyang nagdusa sa lahat ng ginagawa sa kanya ng aktor. Kahit na nasasaktan na umano siya nito ay binabaliwala lamang daw niya ang lahat dahil sa relasyon niyang pinoprotektahan. I was disrespected. I was betrayed. I was lied to. I was used. I was shamed. I was made to look so stupid. Kung sana hanggang dun lang po makakabangon din po ako balang araw. Pero para gawan pa po ako at ang pamilya ko ng mas marami pang kasamaan at kataksilan sa mga sumunod na araw, linggo at buwan, sobra sa sobra na po ang sakit at pagdurog ng puso at pagkatao ko. Wala po akong ibinigay kay Tom kundi tunay na pagmamahal, respeto, pag-aalaga, pag-aaruga, pag-unawa, pagtitiis, sangkatutak na pagpapatawad, milya-milyang pasensya, paniniwala, pagtiwala, pag-asikaso, pagprotekta, lahat-lahat na. Binigay ko po buong buhay ko sa kanya. 7 na taon po akong bawal magalit, magtampo, masaktan, mabigo, malungkot, madismaya dahil hindi po pwede. Makakatikim po ako kahit subukan ko pong ipaliwanag sa kanya na nasasaktan niya ako at hindi po tama ang mga ginagawa niya. Paulit-ulit ko pong pinapaalala sa kanya na hindi po ako kalaban at mabuti po ang kalooban at intention ko. 7 na taon pong naipon sa loob ko lahat yun. Gustuhin at kailangan ko man pong ilabas, lubos na nakakatakot po. Ilang beses ko po siyang hinikayat na magpatingin, magpagamot at magpagaling dahil yun din po ang gumana sa akin. Pero wala pa rin po. Tinanggap ko pa rin po siyang nang walang pagdududa, kahit wala pong pagbabago. Hinarap ko po siya sa altar. Buong puso po akong determinadong alagaan ang pagsasama at pagmamahal namin, at panindigan ang mga sinumpaan namin sa harap ng Diyos. Sa dami po ng binigay ko kay Tom, wala na pong natira sa akin. Galit, pride at ego ko siya na rin po ang kumuha sa akin at hinayaan ko naman pong kunin din po niya. Pinaglaban ko po siya ng lagpas sa 7 na taon. Kahit po kung tutuusin, wala pa po yung pag-like sa ilang comments na yun kumpara po sa nagawa niya sa akin at sa aming lahat at sa lahat-lahat pa po ng ginawa niya at ginagawa niya. Sa lala po ng sakit, pambabastos, panluloko, pandudurog, paninira, panggagamit at pagtataksil po niya, mga tinago niya, napakadali pong ibalik sa kanya sa paraan ng pagganti. Pero hindi po ako ganun. Hindi po ako bobo. Hindi po ako lalaban kahit tapak-tapakan na po ako ng husto. Hindi po ako mababaw. Hindi po ako masamang tao. Kung ano po ang nakikita, naririnig at nababasa ninyo online ay kakarampot lang po ng hindi po ninyo nakikita, naririnig at nababasa kapag wala pong kahit anong kamerang naka-record.
Kapag sarado na po ang pinto sa pamamahay po namin at wala na pong ibang nakakakita. Hindi po ako masamang tao, tulad ng sinasabi, nararamdaman, naririnig at nakikita po ninyo online sa THC. Pinalaki po ako ng nanay at lola ko na marunong rumespeto, umunawa, magmahal, magpatawad, magpasalamat, magpakumbaba at higit sa lahat may takot po siya Diyos. Ito ang parte lamang ng buwelta ni Carla Abellana sa mga ginagawang pang-uusig noon sa kanya ng publiko, matapos na siya ay kuyugin ng ilan dahil sa mga naging post ni Tom Rodriguez na kung saan ay tila nagpapahiwatig ng mga nangyari sa kanila ni Carla. Samantala, sa naging panayam naman kay Tom Rodriguez na magbalik ito sa Pilipinas mula sa 2 taon nitong pamamalagi sa Amerika, ay inamin itong sa kasalukuyan ay may bago na itong karelasyon ngayon. Ayon pa nga sa balita ay kaya umano ito nagbalik showbiz dahil sa kinakailangan ito ng financial dahil sa nagdadalang tao umano ang kanyang bagong karelasyon ngayon. Pag-amin ni Tom ay ang karelasyon umano niya ngayon ang dahilan kung bakit nakabangon siyang muli mula sa trauma na kanyang mga naranasan nang maghiwalay sila ni Carla Abellana. Samantala sa ngayon ay busy ang aktres sa bago nitong teleserye na kung saan ay magkasama sila ni Bea Alonzo.